Sa nakaraang episode ay bumiyahe tayo mula Pampanga hanggang Infanta Quezon para ipakita sa inyo ang scenic road ng Marikina Infanta Highway or mas kilala rin bilang Marilake Highway. And for today's episode, mula Infanta ay bumiyahe tayo papunta sa isang campsite dito sa Tanay Rizal upang pagmasdan ang ganda ng Sea of Clouds. I-explore din natin ang bagong campsite sa baba ng Tanay kung saan maliligo tayo at magbubudol fight sa mismong ilog. Budol fight! Ganito gusto kong buhay, yung simple lang. Kasama pa rin ang Team Palibot. Sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming adventure dito sa Tanay Rizal. Let's go! Tara! Go! Woo! Wow! Kasama yung family niya, follower natin. JL, shout out kay JL. Saan ang mahalan mo? Angelica, akit niya Angelica. Oh, hello ka, hello. Ang gito. At saka si mama na pahalan niya. At saka kayo mga hindi shout out po. Okay guys, time check 3 PM. Heto, paalis na kami dito sa RV's Point. Bali, papunta na kami ngayon sa may Taragulod. Paalis na kami dito, napakasarap ng weather dito. Ayan, nakita niyo naman yung fog. Woohoo! Ang lamig! Alam mo na sa ano tayo, Maliko. Tsaka Baguio, yan, sa Benguet. Eto na po yung arko ng Infanta. Woohoo! Hi, grabe na. Ito, mas lalo kumapal yung fog dito banda. Ayun, wala nang fog. So, ito. Bili muna tayo ng mga pabaunin natin papunta sa campsite. Wait lang. Paano? 1, 2, 3. Isa pa? Okay. 1, 2. Ayun. Galing ng kabayo. Ito, papagas si Zeku. Ang ganda ng gasoline station dito. Meron siyang view deck. So mula dun sa Cafe Caterina guys, malapit na po tayo dun sa kanto, papasok ng Taragulod. So ang pinakapalatandaan niya, pag nakita nyo ito yung Martesem, kakanan na po tayo dito. Pwede po magtanong, dito po yung papuntang gulod? J4. Thank you po. Ay, oo nga. Kaputik. So maglalakad pala tayo. Sige po. Sige sir, thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Tatlong humps. Tapos kaliwa. Unang humps. Ikalawang humps. Ito na ang ikatlong humps. Tapos kaliwa. Eto pala, may sign, no? This way to Gulod. So, may rough road pala. So, eto, may makikita kayong mga signage.
Uy, may view deck dito. So, ito po yung daan papuntang Gulod campsite. Eto na. Wow. Wow, wow, wow. Eto na yung parking ng Gulod. Gaano kalayo po yung lalakarin? 15 minutes, sir, or 20 minutes. 15 to 20 minutes na lalakarin. Sige po. Kaya sir eh. Mahirapan kayo. Oh, enduro na sir. Mahirapan pa. Ay, yung enduro nahirapan pa. So, saan po maiiwan yung motor dito? Opo, dito sir. Ah, sige. Ito sir, wala pa kayo sir. Grabe oh. So, ito ang dami nating karga. Ayan, so dito na maiiwan yung motor natin. Tapos yung helmet natin, iiwan natin doon sa loob. At syempre, huwag natin kalimutan yung ating night core. Ayan, para hindi tayo lamukin mamaya. Alright. Okay, so ito, paalis na kami dito sa may parking lot. So, actually, pwede po kayong masumakay ng ano, yung anong tawag? Habal-habal. Kailangan po magbayad ng 500 pesos yung isang biyahe. So, ayun, tatlo kami. Apat tayo. Ay, apat kami. Kung divide 500 mo, yun, i-divide yun na lang. Kaya lang, mas pinili namin maglakad. Kasi, ano, adventurous kami. At right. wala kaming budget meal. Budget meal lang. Ang dami namin karga, oh. So, mauna na po kami. Mauna na po kami, nai. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Apakalamig dito. So, papakita namin sa inyo yung daan. Kung gaano kahirap. Let's go! Ngayong hapon hindi nagpakita yung ano, yung sea of clouds. Sana bukas magpakita. Pero sabi ni Ma'am pag mahangin daw, ayun, walang sea of clouds. Malas. So kailangan natin maglakad ng 15 to 20 minutes papunta dun sa campsite. Tinanong namin kung pwede ipasok yung mga motor. Sabi mahirap daw kasi maputik. Yung mga naka-enduro daw nahihirapan. So lalo na yung mga scooter. Mahirap nga yung daan. Piling ko madulas to eh. Pero kung naka-enduro kayo, kaya to. Kaya pala, in-advise kami na iwan na lang yung motor. Ayun yung daan, no? Ito, may naka-motor. Alright! Hey, you make me so behind. Love, love, love. Napakalakas na hangin dito! Ay, pasilip nga, pasilip! Ayun na yung ano, ayun na yung campsite to. Lapit na tayo. Hindi talaga kaya ng scooter dito. Kapar! Oh! Grabe! Kaya nangyari sa kanila. So ito, andito na po tayo sa may campsite. Basahin natin kung ano nakasulat dito. Day tour 5 a.m. to 5 p.m. Overnight 4 p.m. to 9 a.m. 120 per head, 250 per head kapag overnight. So overnight tayo guys. Eto may kubo dito. Ang laki ng kubo na to. Eto maganda. Siguro kasha dito hanggang 10, 20. Ayun o. Hello. Ayun o. Ang laki. Tapos may duyan doon sa baba. Shoutout po. May duyan din doon sa taas. Ang ganda ng kubo nila. Uy, may solar sila dito. Solar light. Eto. Papasok na po tayo. Papunta dun sa ating kubo. Oo nga pala, yung kubo natin is 2,000 pesos. Sabi ni ma'am or sir, nasa kasya daw apat. 3 to 4. Eto. Sabi dito. Inhale, exhale, breathe. So guys, dito pala sa loob ng campsite meron tindahan. So tara, punta na tayo sa ating kubo.
Sabi dito, please leave nothing but your footprints. Naku, naka-chinelas tayo. So that... Tapos dun sa taas may view deck. Bukas, ikutin natin lahat. Ikutin natin tong campsite na to. Kasi ngayon medyo madilim na eh. Ito yung camp rules, sabi. Camp rules, clean as you go. Love the environment. Be nice to others. Keep it chill. No picking of fruits or flowers. Secure your belongings. Pets allowed. Relax and enjoy. No loud noise after 11 p.m. Guys ha, no loud noise, yes. After 11 p.m. So yung ating ano pala, yung kubo nasa pinakadulo siya. Ito, yung mga nagka-camp na dito. Hello po. Hey sir. Sige po. Ay, pwede mag-bonfire yata dito. Hello po. Ito may mga ginagawa pa silang mga cabins dito. Ayun. Wow, ganda ng pwesto natin. Ganda ng pwesto natin. Saan pa tayo? Yan? Doon sa may kubo. Hello. Hello. Saan po kami dito? Tapos sa taas yung ano, hideout. Oh, dito na no? Thank you, thank you. Ano pangalan mo? Ayun, thank you Daniel. Thank you Daniel. Yellow na to, ilaw namin. Opo. So guys, sabi dito. Okay. So ito na yung ano natin. Ito na yung grabe, lakas ng hangin. Ito yung kubo natin. So medyo madilim na ngayon kaya bukas namin bukas ituturo ko kayo dito, ililipot ko kayo dito sa buong campsite. So sa ngayon medyo papahinga muna kami kasi napagod na kami. Ayan. Sobrang lakas ng hangin. Pili ko tutumbayin ko. Pili ko makinig. Tutulugan natin daw par. Paano yung ginagamit yung ilaw? Dito par. Likod dito. Kulong muna tayo ng tubig pang kape. Magkakape ba kayo? Ay, kaya niya. Kaya, kaya. Sana kumulo. Bubuntuan kasi ako. Hangin dito guys. Kala mo liliparin na yung kubo. So guys, time check 8:10 p.m. So bago tayo matulog, syempre on muna natin tong pinadala sa atin na night core. Ayan, mosquito repeller para sigurado na walang lamok. Okay, yung mga key features nga pala ng EMR10 na night core na to ay yung rechargeable ang kanyang mga batteries. Tapos 16 feet protection zone on the outdoor mode. Tapos meron siyang ultrasound function. Ayan, i-press mo lang itong sabay. Pag naka-on na siya, ayan, ibig sabihin naka-on na yung ultrasonic function niya. Tapos ito naman, ito yung, ito, para sa mosquito repeller. Ayan. So yan, iiwan lang natin siya ng ganyan for bago matulog para siguradong walang lamok. Okay? Good night guys! Thank you.
punta sa amin. Medyo manipis yung ano ngayon, yung shift or yung fog. Kasi ang lakas ng hangin kagabi. Tapos ayun yung view deck mula dito. Si Zed, oh, papalipad na yata ng view. Ito, tuto muna kami ng alam. Ang ganda ng weather dito. Lamig. So ito guys, tapos namin kumain. Time check is 7 AM na. Tara, puntahan natin yung view deck. Kumapal na naman yung ano, yung fog. So puntahan natin, ayun o. Wow. Ayun kapal. Ito, follow niyo po si Nasir. Ano ka, travel journal. Yung page nila. Hello. Thank you po. Sige po. So kanina nawala na yung fog. Ngayon, bumalik. Kasi umambon. Magsiraan lang po muna. Thank you. Hello, kitang aso. Hello, sali ka sa vlog ko. Hello. Ito po yung view deck ko. Ito, may nagpipicture na dito kasi ang ganda ng view. Kumapal yung ano. Ito na yung view deck. Ayan o. Hello. Sama natin masino na ma'am, taga Pasig. Hello. Hello. 1, 2, 3. Ano? Ano, ito, ano gagawin natin? Happy tour! Oh, tara sa bulot! Punglaan dito! So ito pa si na ma'am, oh. Tanong lang po namin ma'am, magkano po yung mga rates? Day tour po. Day tour. 120 per head. 120 per head day tour. Magkano po yung overnight? 250 per head. Magkano po yung kubo? 2,000. 2,000 yung kubo. Pag ano po, may sariling tent? 100 tent pitching. Tent pitching 100. Pag wala pong dalang tent? Pag rental po, 700. 700 pag magre-rent ng tent. Waterproof. Waterproof. Salamat kay Ma'am. Yan po sa tent. So ito, pabalik na kami dun sa parking. Maghahabal-habal tayo, guys. 100 per head yung
sa habal-habal. Tapos meron din silang 4x4. 150 naman per head yung sa 4x4 na multi-cab. So subukan natin sumakay sa habal-habal para ma-experience naman natin. Pangalan mo? Raymond po, Raymond. Shoutout kay Sir Raymond. Ayan, napakalupit mag-drive. Tingnan nyo yung motor, oh. Kawasaki, bara ako lang sa kalam. Okay, so ito, palis na po kami dito sa may kabigat. Paalis na, ay, salamat boss. Paalis na kami dito sa may parking, dito sa may gulod. Naghahanap kami ng ilog. Meron daw ilog dito, sabi na ma'am, tsaka nina sir. Malapit lang. Okay, tara. Kasi walang liguan dito eh. Kaya doon kami maliligo sa ilog. Let's go! Hanap tayo, ilog! Sinaldo, hintayin natin. Let's go! Hanggang sa dulo ng mundo. Ang sarap magmotor dito, lamig. So ayan guys, maghahanap tayo ng ilog dito. Ang tayo maliliguan natin. Alright, taldong gala. Let's go! Woohoo! Ang tarik. Thank you.
Nag-enjoy siya, dual sport tire. Oh. Ano nakalagay to? Mira. Wow, hanging bridge, oh, lupit. Ayun, oh, mukhang maganda dun, oh. Wow. Ha, yan ang adventure. Grabe yung daan. Grabe din daan, guys. Tignan nyo. Putik Gaming, paps. Uy. Eto, pang trail natin si ADV. Woo! Woo! Gumagawang tayo. Ah! Woo! So ito guys, andito na tayo sa spot natin. Tara, tignan natin kung malalim. Ito, dito tayo maliligo. Dito ba? Dito po? Malalim po ba dito? Ah. Oh, pwede, pabili tayo pagkain, tol. Ito yung spot natin. Pwede pa lang mag-camping dito, no? Pwede po mag-camping dito? Oh, dito mga kuan, overnight dito nang isang araw. Oh, wala nila kahapon. Sa Mira po ito? Sa DPS po ito, yung sa kabila sa Mira 'yon. Ano po, DPH? DPS. DPS. Oh, DPS. Para masarap din mag-camping dito, oh, tapos iaw-ihaw, no? Oh. Ayun, no? Meron pang parang falls, oh. May pools pa. Ay, may pools. Pools. Ah, pool. Sorry. My bad. Ah, magkang malunod. Ah, buti na lang nasakip na. Sabi ni Zeko, hindi pa daw talaga nag-open tong campsite na to. Campsite ba to? Campsite, no? Ayun, parang gagawin siyang campsite. So, kami pa lang ang pinakaunang nakapunta dito. May video bomber. Ayun o, sarap buhay si Diego o. Yeah! Napaka-presko! Yeah, this is the life. Tapos mayroong ano doon o, parang falls. Tumutulog galing sa bundok. Tapos ayun yung mga motor namin. Sa tanay, yeah! Tanay pa ba to? Ronaldo, sarap buhay doon o. Yung dalawa o, sarap buhay o. Kapaginap yung bata. So doon tayo kakain sa tabi ng ilog. Hindi pala sa tabi, sa mismong ilog tayo kakain, no, paps? Yes. Nature.
Eto, magsasayang na kami. Nagpabili kami ng pagkain kay Kuya. Ayan, oh. Tara, saing tayo. So, ito may CR po siya dito. Ayan. Oh, di ba? Kompleto. So, sabi daw ni Kuya, December 25 Nepar. December 25 daw yung opening dito, nito. Bali sa ngayon, ang babayaran lang namin is 50 pesos per head sa para sa entrance. Kuya, kailan po mag-o-open tong ano? Sabi ni Kuya, ano pa namin, Kuya Benji, December 25 daw ang parang formal nila na opening. Yun, December 25 guys. Yep. Ngayon, di pa daw siya open, pero pag may napupunta dito at gusto maligo, pwede naman. Pwede 50 naman. Pesos lang 50 per pesos head yung entrance. Kung gusto po nila pumunta dito, sir, paano po sila pupunta dito? Paano nila mapupuntahan yung lugar? Kung alam nila yung gulod. Di ba? May pababa doon na sementado. Dire-diretso nila pag narating nila yung parang footbridge. Oo. Di ba doon? Tapos, blue. Yung Mira, yung Mira. Oo, yung Mira. Mira Resort ba yun? Yung... After po ng Mira, kaliwa. Oo. Yun. Or pwede, magtanong na sila doon, igaguide sila ni Kuya. Pwede po kayo magtanong sa Mira. Tapos, igaguide po kayo nung taga Mira papunta dito. Parang yung nakikita ko sa mga games ng ano, sa PlayStation. Ang ganda. Yan o. Ayan, kung mahilig kayo sa nature, sigurado mag-enjoy po kayo dito. May tao kaya dito sa loob? Pwede kayang buksan to? Para makita. Wala yata ang tao. Hello po. Wala. Tingnan natin sa loob. Ayun, ang luwag. Ano meron? Maluwag siya. Parang yung mga ano, tribal na hat. Ah, so ito yung view mula dito. Saan sa ubo. Magluluto? Dun. May apoy na dyan. Tapos doon, merong ano doon, may hanging bridge. Tapos may mga kubo pa doon. Tapos ito, ang ganda ng puno na to. Anong puno kaya to? Ito, wala tayong plato, kuha lang tayong daw na saging. Dalawa niyan. Sana, yung sinyan, ayun o. Teko. Okay, tulad. Ito bago pa ito. Saan ito ilalaki? Doon sa lamang pa. Organic na sili galing dito. Kakapatas lang ni Manong. Ito po ang kusina nila. Ayan, dito sila nagluluto. Blackie. Oh, yung papaya. Si Andres Bonifacio ka ba? Kunin mo na yung papaya, dali. Pag ikaw nahiwa mo yung sarili mo dyan. Oh, ano, luto na to. Patingin. Nilagyan lang ng ano, pampalasa.
Wow! Ano yan? Ah! Yan ako, pinitas ko yung ano. Talbos ng kamote. Ayan, luto na po ang ating kanin. Ayan, kunin na natin yung papaya. Ayun, nasa lodi kuya, galing! Isa pa daw. Meron pa ba? Meron pa dun. So, yun, meron pa daw dun. Bait ni kuya, binigyan kami mga papaya. Ay, natapan ng iba, no? Sayang. Oh, meron pa. Di, okay na po ito, Manong. Salamat po. Salamat, kuya. Tapos, andun yung, ano? Patingin, ayan, oh, tinusok niya, oh. Ito, guys. Ito, pinaparent din. Tignan natin yung harapan niya. Ito siya, oh. Lawak din sa loob, may papag na sa loob. Kuya, pwede ba ako pumasok dito? Tingnan natin sa loob. Yun, province life. Ang siya mga ganito. Oo nga pala, itong campsite na to, ito yung ayun yung gulod, ayun sa taas. Ito yung nakikita natin sa baba kaninang umaga na may sea of clouds or yung fog dito yon. So malamang pag umaga dito sobrang foggy dito sa baba. Ito yung bahay ni kuya. Sarap, gusto ko ng ganito nga, no? Pag umaman ako, bibili ako ng lupa tapos ganito. Ganito gusto kong buhay, yung simple lang. Ito yung bahay ni kuya, ang ganda, oh. Kayo lang po gumawa niyan. Ah, hindi. Ayan. Kuya, pag umaga dito siguro mafag, no? Oo. Oh. Kapalimin natin siya. Ang galing na nagsaing, ha? Perfect saing. Ayun, magawa naman kami ng tapos ulay. Taas na. Ayun. Sakto nga ito. Isa lang muna kasi baka hindi natin maubos. Dalawa, ayun, bitak na yun sa ito yung malaki yung uli natin. Oo, oh, pwede yung panahalubong yan, eh. So let's go, ayan. Ito na ang ating buffet. Bigla ang ano, bigla ang picnic dito sa may ilog. So tara, kain na tayo. Let's go. Ready on the left? Ready! Ready on the right? Ready! To the right! Minsan masyado tayong focus sa mga problema natin. Nakakalimutan natin na ang mga simpleng bagay sa mundo, simpleng tawanan, simpleng lugar, kasama ang mga tunay na kaibigan, pamilya, ang siyang tunay na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Paiksi lang ang buhay, hindi natin alam kung kailan ang huling araw natin sa mundo. Kaya i-enjoy lang natin hanggat kaya pa. Maliligo din yung mga motor natin, syempre hindi pwedeng yung amo lang ang maliligo.
guys, so inabutan kami ng ulan. Hindi na kami natuloy sa Jariels. Kaya dito na lang kami tumambay sa may tindahan dito. So siguro dito na tataposin ang ating vlog. At syempre bago natin tapusin ating vlog, shoutout natin ang mga subscribers natin na nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Rosemary Jovita Mahinay. Sabi niya, hi Sir J, pwede po ako shoutout next travel vlog nyo. Halos lahat po kasi ng video nyo napanood na namin ng mama ko. Salamat po, salamat po kay Ma'am Rosemary. Sabi niya, every time nanonood po kami ng video nyo, feeling namin nakapunta na rin kami sa pinuntahan nyo. Ride safe po, from Cubao, Quezon City. Ayan, shoutout po kay Ma'am Rosemary. Shoutout din po kay Wayne Aliana Canlas, Rich Aldrin Canlas, Wilma Canlas, at Abel Canlas from Angeles City, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Melissa Limon. Sabi niya, watching from Hong Kong. Ayan, nalayo pa ni Ma'am, nasa Hong Kong pa siya. Tapos, shoutout din po kay Sir Anthony Ceron. Ayan, principal ng Kalangitan Elementary School. Ayan, shoutout po kay Sir Anthony Ceron. Salamat po sa panonood sa ating mga video. Shoutout din po kay Jun Leo Mejos Vlog. At kay Meldred Silva Van Channel 2022. At sino pa ba? Shoutout din po kay Nanay Feli de la Cruz from Peñaranda. Shoutout din po kay Sir Al Magallanes. Sabi ni Sir Al, pa-shoutout sana sa misis ko si Weng. Ayan, shoutout po kay Ma'am Weng. Nakakatapos lang mag-birthday. Ayun, happy birthday po Ma'am Weng. At yung mga anak ko si Riley and Gab-Gab sa mga susunod mong vlog. Ayun. Shoutout po sa inyo sir, salamat po ulit sa suporta sa ating channel. Shoutout din po sa kay Tito Fred. Tito Fred po, Fred Perez ng Magalang, Pampanga. At syempre sa mga pinsan ko dyan, sa Magalang, Perez family, tsaka Montero family. Shoutout po sa inyong lahat. So ayun, so dito ko tatapusin ang ating vlog. Kung nagustuhan nyo ang ating video for today, sana wag po kalimutan mag-like, share, subscribe. At pakihit na rin po yung bell notification button para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na videos. So ayun, mga kasama ko, nagmimekaniko. Salamat kay Api Boy, Naldong Gala, at kay Deku. Ayan, hanggang sa muli guys. Right, ciao.